At ngayon, mga giliw namin tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatan, Traitor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ano kamo binito, ha? Kagagawa ni Kapitan yung black eye mo? Oo, kagawa. Sanay ko. Ang sakit. Aray, mabubulag na yata ako kagawa. Kailangan na panagutan ni Karyong ang ginawa niyang yan. Ididimanda natin. Ididimanda natin siya. Tutulungan ka namin para magtanda ang Karyong na yun. Bakit nandito ang pangit na CBO na ito? Anong ginagawa rito? Tinitiktikan ba tayo? Hindi pare. Ayan, tingnan mo ang mga mata niya. Parang si Batman, ha? At halos mabulag na. Wala akong pakialam kahit mabulag yan. Paalisin mo na yan. Baka magdilim pa yung paningin ko. Kung ano pang magawa ko sa kanya. Nako, huwag naman pare. Kailangan niya ang tulong eh. Anong tulong na sinasabi mo pare? Pare, binugbog pala siya ni Karyong. Kaya tutulungan natin para ireklamo niya. At pagkakasuhan natin ng physical injury, o di eh, madadagdagan ang kaso niya, pare, di ba? Maganda yung naisipan mo, pare. Maganda. Naku, Benito, pakikwento mo nga sa amin ang buong pangyayari. Tapos pupunta na tayo kaagad sa pulis at ipamediko legal ka namin para may ebidensya. At siguradong dadamputin nila ang Karyong na yon, ha? Pudyang, biikot na ang panin ko eh. Uwi na tayo, uwi na ako ah. Baka hinahanap na ako ni Darwina. Kasi nagpaalam lang akong maniningil sa pautang namin. Ay, huwag ka munang umalas, Biba. Uubusin natin ang service ang paninda niya. Pero, hinihintay na ako ni Darwina. Nakaw, alam ko na yan, Bibang. Alibay lang yan. Siguro, may usapan kayo ni Karyong na magkikita kayo, ano? Baka magmumutal kayo. Wala kaming usapan ganyan. Wala, talagang nag-aala lang ako. Baka magalit na si Darwin at isusumbong ako kay ate ang hiling. Pauwi nila ako doon sa Tacloban. Malalayo na naman ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahalang makipag-usap kay ate ang hiling mo. Ako ang bahala. Ay, naku. Mahirap kausap ang matandang ito. May sinasabi ka ba, Biba? Wala akong sinasabi, wala. Sige. Ubusin natin itong serbisa. Tapos, mag-meeting tayo doon sa bagong covered court. Sa bagong covered court tayo mag-meeting? Pero walang ilaw doon. Madilim, mati po niyang. Mas maganda kapag madilim para hindi nila tayo mapansin na nagmi-meeting doon. At mabibiglan na lang sila kung makikita nila ang ating poster o tarpaulin na nakasabi sa mga pader at poster. Wala na. Hindi na ako makakatag sa matandang babaeng pangit na to. Sinong pangit, Bibang? Ikaw ang pangit. Yung mga kalaban natin. Pangit silang lahat. Sige.
Maghanda ka na, Biba. Dahil ikaw ang pagsasalitain ko mamaya. Ipaliwanag mo sa kanila ang mga plano natin. Buset! Buset talaga! Bayaw, bakit galit ka na mag-umuwi? Ano bang balita? Kinausap ko si Mayor para magpatulong sana. Kaya lang wala raw siyang magagawa dahil nasa korte na ang kaso. Di may posibilidad na matatalo na naman tayo, Bayaw. Oo, Bayaw. Kaya nag-aalala naman ako. Parang alam ko na ang kalalabasan na naman ng kasong ito. Sobra na sila, Bayaw. Bakit ganun ang ginagawa nila? Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi totoong bulag si Asyong. Paanong nangyari yun, Bayaw? Paano? Yan nga ang sinasabi ko . Mas makapangyarihan ang pera. Hindi pwede ito, Bayaw. Kailangan na mahadlangan sila sa ginagawa nilang panluloko sa atin. Mag-iisip ako ng paraan kung paano tayo magkakagante sa ginagawa nilang isa. Ay, Kapitan! Vice Mayor! May masamang balita! Ha? Anong masamang balita ang sinasabi mo, Amreng, ha? Ano? Ay, si Benito, sinamahan nila Kagawa Dasyong at Tadong na ipapablatter ka raw sa pulis. Ipapablatter lang pala ako sa pulis. Anong problema dyan? Ako! Ipapablatter sa pulis! Hindi! Hindi! Ikaw pala, Kagawa Dasyong. Anong may paglilingkod namin sa'yo? Ay, Sarhento. Nagpunta kami rito kasama itong CBO namin, si Benito. Dahil irereklamo namin si Kapitan. Anong ginawa sa kanya ni Kapitan? Pinagalitan niya? Anong pinagalitan na sinasabi mo, Sarhento? Ay, tingnan mo mabuti kung may mata ka. Pinagbubugbog siya. Halos madurog ang mata niya, oh. Tingnan mo, oh. Ayan. Oh, dumurugo pa. Grabe naman si Kapitan ni Karyong. Ano bang kasalanan ng CBO na ito? Inuutusan daw siya. Nabugbugin kami ni Kagawa Dasyong. Pero hindi siya pumayag. Dahil alam niyang masama yun, kaya nagalit siya at pinagbubugbog siya. Ayan, halos matanggal ang magkabilang mata. Oo nga. Kailangan na may pamedical legal ninyo. Ay, tapos na, Sarhento. Sige na. I-blatter nyo na at aristuin ang Kapitang Kalimong Layon at ikulong. Pero... Wala nang pero-pero. Kung hindi nyo siya aristuin ngayon, isusumbong namin kayo sa aming abogado para kasuhan din kayo. Huwag naman, Kagawad. Sige, pupunta na may kagad doon. At iimbitan namin si Kapitan. Anong iimbitan? Aristuhin nyo siya dahil nanakit siya ng tao. Physical injury yan. Alam mo ba kung anong kaso ang dapat isampa sa kanya? Ipapaliwanag ko sa'yo para alam mo. Alam mo ba kung anong kaso ang pwedeng isampa laban sa pananakit ng tao? Ang physical injuries na sustain through wounding, beating, assaulting, or administering injury substance ay punishable sa Article 263-266 ng Revised Penal Code. Opo, Kagawad. Naintindihan mo na ba? Alam ko yan. Sige, huwag na kayong magpaliwanag tungkol yan. Sige. Punta na namin si Kapitan at aristuin. Thank you.
Bionica, nakita mo ba itong ipinost nila sa social media tungkol kay Benito? Oo, kagawad. Naku, grabe naman yan. Hindi totoo yan. Nakita kong nasuntok ni Kapitan. Pero hindi naman gaanong kalakasan yun. Eh kung hindi malakas, eh bakit ganun ng tsura ni Benito? Parang lambog ang mukha at parang dumudugo ang mata niya. Eh yan din ang pinagtataka ko eh. Bakit kaya ganun ang nangyari sa mukha niya? Ito, tignan mo, kagawad. May nag-post na naman. Ayan. Nako, grabe naman to. Parang naging ganito ang mukha niya. Eh, samantalang hindi naman gaanong malakas ang panununtok sa kanya ni Kapitan. Ha? Kagawad, may dumating na pulis. Diyos ko, ano kayang kailangan ng mga to? Marhaim na ano, senyo, madam. Sorry, kagawad. Marhaim niya aga naman sa inyo, Sargento. Eh, anong may paglilingkod namin sa iyo? Nasaan si Kapitan Karyong? Ha? Eh, bakit niyo hinahanap? Anong kailangan niyo sa kanya, sir? Reklamo siya ng panunakit. Binugbog niya si Benito, ang isang sibiyo ninyo. Kaya imbitan namin siya sa presinto para magpaliwanag. Naku, sir! Wala po siya dito. Nasa opisina po siya ni Mayor. Doon niyo na lang siya puntahan at kausapin. Wala pa siya rito? Opo, Sarhinto. Wala siya. Nandun siya sa opisina ni Mayor. Sige, alis na kami. Doon na namin siya aristuhin. Man! Sir! Yes, sir! Yes, sir! Pero, Rika, bakit po sinabing kinaroroonan ni Kapitan? Eh, naku, delikado siya. Patawagan mo siya kagad para makaiwas sa mga pulis. Eh, hindi nila maaabutan doon sa opisina ni Mayor. Wala naman siya doon eh. Ha? Nasaan siya? Nandyan lang sa loob ng opisina niya. Kailangan manmanan ko ang nardang bading na yan. Duda ako sa mga kilos niya. Lagi siyang kausap kayo ni na kagawad Asyong at kagawad Adong. Bibigil kami sa'yo. Ano yung mag-makeup? Ano yung Benito? Parang totoo mo. Lubuan pa ng mata. Hindi halata yung makeup lang nyo. Parang totoo. Lambog-lambuhan. Ay, oo naman. Binayaran ako ng malaki para gawin ko yun, ano? Magaling ko. Alam ko na. Alam ko na ang nangyari. Yang nyarda na yan pala ang binayaran nila. Para gawing ganun ang mukha ni Benito. Totoo. Kumanda kang bading ka. Kumanda ka. Ako sa barangay hall. Talagang napakatahimik nila Veronica at Pini ngayon. Dati-dati, hindi na sila tumitigil sa pagkikuntuhan. Ay naku, paano ko kaya sisimulan ang pakikipag-usap sa kanila para magkabakti na? Kailangan maayos ko silang dalawa para maipakita ko naman kay Kapitan na may nagawa rin akong kabutihan. Pining, Veronica, maaari ba tayong mag-uusap sandali? Benito, kung tayong dalawang mag-uusap, payag ako. Pero kung may kasamating isa, ayoko. Benito, payag ako na mag-uusap tayo kasama ang kaibigan ko. O yun naman pala eh. Sige na, mag-uusap na tayo sandali. Benito, pakisabi sa kaibigan ko, wala ako sa mood na makipag-usap ngayon. Sa kahit sinong kaibigan. Ha? Ikaw naman, Pining. Alam kong natatampo ka kay Pining. Dahil sa... Tama na.
ipagpamanhin mo. May pupuntahan pa ako. Naku, huwag ka munang umalis. Kailangan magkapag-ayos kayong dalawa. Eh, malapit na ang barangay eleksyon. Pangit yung ganyan. Na may tampuhan kayo. Ha? Maapektuhan si Kapitan Karim sa ganyan. Ah, sige. May pupuntahan pa pala ako. Alis na ako. Huwag muna, Pinig. Dito ka muna. Kailangan maayos ninyo ang problema ninyong dalawa. Aalis na ako. Huwag mo akong harangin, Binito. Hindi kita paalisin. Hanggat hindi kayo nagkapagbabati ni Veronica. Ha? Aha, Pinig. Nakipagyakapan ka kay Binito? Totoo palang hinala ko na may lihim na relasyon kayo? Adonis! Adonis, maniwala ka. Wala kaming relasyon ni Benito. Gusto lang niya sana kaming pagbatiin ni Veronica. Anong pagbatiin? Kitang-kita ng dalawa kong mata, Pining. Magkayakap kayo. Ha? Magkahalikan sana kayo eh. Pero nung dumating ako, kaya hindi ninyo na ituloy. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka. Talagang pag-aayusin sana niya kami dahil may... Tama na! Ha? Basta malinaw sa akin ang lahat na may relasyon kayo ni Benito. Maghiwalay na tayo, Pining. Ha? Naku! Huwag, Adonis! Huwag mong hiwalay yan si Pining! Huwag! Hindi totoo ang hinala mo. Ginawa mo pa akong bulag. Kitang-kita nga ng dalawa kong mata eh. Na magyayakapan na kayo. Naku! Maniwala ka sana sa akin. Wala kaming relasyon ni Benito. Wala! Bakit ano mong pinagtatalunan ninyong dalawa dyan? Kagawad, huling-huli ko sila Pining at Benito na yan. Magkayakap silang dalawa at maghahalikan na sana. Pero dumating ako kaya hindi na natiloy. Ha? Naku, Kagawad, hindi po totoo yan. Wala po kami relasyon ni Benito. Maniwala kayo sa akin. Naku, eh bakit ba naman pati si Benito pinatulad mo? Mahiya ka naman sa asawa mo, Pinig. Ha? Pero Kagawad, hindi totoo ang sinabi ni Adonis. Nagkakamali lang siya ng hinala. Eh, naku, Pinig. Itigil mo na yung pagkikipagrelasyon mo kay Benito. Ang sagwa, nakipagrelasyon kasi sa CBO. Naku naman, kapag nalaman niya ng mga Marites, naku, patay ka. Hindi lang karangalan mo masisira, pati karangalan ni Adonis. Eh, kung ganyan ka, eh baka mambabair nitong kasawa mo. Ha? Kagawad Gusting! Anong sinabi mo? Nadatnan ni Adonis na magyayakapan na sana si Benito at Pining? Oo, Darwina. Kaya galit nga si Adonis kay Pining ngayon eh. Aba, nandito na pala si Marites. Ikinukwento na ako sa iyo, Darwina. Ha? Naku, Pining. Andiyan ka na pala. Hindi namin namalayan ang pagdating mo. Ano bang pinagsasabi sa inyo ng Marites na ito, Darwina? Uy, Pining ha. Hindi ako Marites. Hmm? Anong hindi ka Marites? Ano ba itong ginagawa mo? Ipinagkukwento mo ako kay Darwina. Puro naman kasi nungalingan. Bakit mo sinabing magkayakap kami ni Benito? Hindi naman totoo. Alam mo ang totoong pangyayari. Ha? Juan, hindi ko sinabing magkayakap kayo, kundi nakapagyakapan kayo. Ah, kaya na! Talagang traitor kang kaibigan. Traitor ka! Nako, Pining, Pining. Buti pa pag-usapan niyo ng maayos ang problema niyong yan. Ba, huwag kayong magsigawan dito. Nakakahiya, oo. Mga matatanda na kayo. Darwina, naiintindihan ko ang kaibigan ko. Talagang masamang-masama ang loob niya sa akin. Kaya, aalis muna ako, ha? Sige. Sige, Marites. Ipagkalat mo na nagyakapan kami ni Benito. Visit ka! Huh? Visit! Ate Pining! Thank you.
Diyos pa kaya ang hidwaan nila Pining at Veronica? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Traitor! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!